go sound check. Ma'am Miraya, paki-check po kung meron tayong sound. Ma'am Miraya. Go sound check. Ma'am Miraya, paki-check po kung meron tayong sound. Check po kung meron tayong sound. Ma'am Miraya. Ma'am Miraya. Go sound check. Ma'am Miraya, paki-check po kung meron tayong sound. Ayan. Okay na, Miss Rita. Good afternoon, everybody. So, medyo mahina. Kanina nag-sounds ka, Miss Rita. Nag-feedback ka. So, check ko lang yung... settings. Ano? Ayan, nawala na naman yung sound. Okay, check ko lang. Naririnig ba ako? Naririnig ba yung ano ko, audio? Wala. Ulit. Narinig ba yung audio ko? So, sa student, pwede tayo sumagot. Pwede ba naman magsalita? Hilong seafood. Narinig ba ako? Yes, Mata. Narinig kita. Ako ba? Narinig ko? Protect ako ng sound. Protect ako ng sound. Si ano, ba to? Pwede pa ano, yung student, si Steve, pwede pa rename na lang ng student. Thank you.
afternoon, sa mga bagong ano, bagong dating na student. Okay. Ano ko lang ulit, check ko lang yung audio ko. Kasi tayong sumutot sa emoticons. Hindi pa marunong, hindi pa marunong na ito. Wala ko after. Ayan, yung pwede kay ano, kay Sibu, pwede pa change ako, tarinig ako ng full name. Para to, so that we can recognize you. Please change your screen name to full name. Good afternoon sa mga bagong teteng. Ayan, so we're still waiting for other students. So while we are waiting, mag-umpisa na ako, Miss Rita, about sa ano natin and sa netiquette. So while the teacher is talking and explaining, kailangan natin i-turn off or i-mute natin yung mga microphone natin. So makikita natin siya sa left side. Ayan. So, oh my God. Medyo umuulan dito sa kung nasaan ako, kaya baka mahina. So ayan, sige, okay. Try ko ha, i-check ko si Micaela o Micaela. Pwede mag-ano ka, unmute para malaman ko kung okay, very good. Thank you. Si Alisa, okay. Pwede pa mute? Okay, Alisa Mariel. Pwede po pa unmute? Or pa-mute, sorry. Ayan, nawala po yung video nyo. So, si Lance Gabriel. Pwede pa unmute? Thank you. Very good. So, si Alisa Mariel, ayan. Pwede po pa-mute kasi naka-unmute ka po. Ayan. Hindi ko po alam kung narinig. Okay, double check ko kung naririnig ako, yung audio ko. Naririnig po ba? So, pagsasagot tayo, pwede tayong gumamit ng emoticons from reaction. So, meron dyan thumbs up, clap. Pwede ating gamitin yung thumbs up kung naririnig nyo ako. Kung clear ba yung audio ko. So, ayan. Thank you, Lance. Okay, very good. Si Micah and Alisa. Makikita natin yung emoticon sa reactions. Okay, thank you, Micah. Si Alisa po. Si Mark Gilbert. Okay na ba? Pwede ating gamitin yung emoticons. So, okay. Yung iba wala pa. So while we are waiting for other students, pwede natin i-visit yung ating Instagram, Facebook. Yan. Pwede yan. So search lang natin Hyper Young Institute of Technology. So dyan natin makikita yung mga class pictures, mga photos natin, tsaka kung mga updates about activities. Yan, dyan yung search. So now we are live on YouTube. We are streaming live. So kung may question kayo after ng class, pwede nyo siya panoorin ulit sa YouTube kung para masundan nyo yung ginagawa natin. Okay? Remind ko lang ulit, please rename our screen name to your full name, please. So that we can recognize you. For question, we can use our chat box, okay? We can try it. Pwede tayo mag-chat ngayon. Try natin kung sino yung hi or hello lang. Ganun. Sige, try natin. Message tayo sa chat box. Okay, very good, Lance. Thank you. Other student, please.
please try to message us in our chat box. Okay. Ayan, yung may nag-message, please rename your screen name, please. Letter lang po yung lahat. Medyo mahina yung ano mo, Miss Rita. So ayan, sa mga, okay, we are welcome to our Batch 3, Series 1. Programming for Kids. So we would like HyperYoung Institute of Technology. We would like to thank you. We would like to thank APRTech for partnership. Ayan. So we will have 14 sessions, and we will give certificate after the 14 session na matapos niyo yun. So ayan. Wait lang. Si Oppo 812, pwede pa rename po. Rename natin, full name, please, so that we can recognize you if you have questions. Ayan, so please, we have link in our chat box. Ayan yung Facebook natin. Okay. And we also have Instagram, HyperYoung Institute of Technology. So type ko HyperYoung. So remind ko lang everybody again, please mute our microphone. Yan, yung R30E, yan, please rename to your full name. So, Miss Rita, are we still waiting for other participants? I think medyo mahina yung Miss Rita yung ano mo. Pa-check muna ako ng sounds ko kung okay na sa kanila. Hindi ka, naririnig ka pero super hina. Super hina? Yes. Yan po, yan. Sound check. Wala pa din. Yung mga student, naririnig ba si Miss Rita ng clear? We can yes use po. Yes po, okay. Ma-thumbs up ako kung malakas sa kanila. Kung naririnig nila ako ng malakas. Kasi mayroon pa silang makasunod kapag mahina yung ating sounds. Oh. Okay. Sige, okay naman kay Lance. Yung sa iba. Realme. Sino si Realme? Guys, we are asking you to rename your devices so that we can address you properly. And also, yung certification nyo kasi, baka Realme C3 yung mailagay natin dun sa certificate, no? So, you will be receiving your certificate for programming for kids, basic programming for kids, after 14 days of training session. So, right now, we are on the series 1. Kaya, atin pong pinaparename yung mga inyong devices. Kasi meron pa tayong nakikita ang Realme C3, meron pang Oppo A12. Pwede nyo siya i-click yung so for rename. Ayan. Nakikita nyo yung picture nyo dyan, may tatlong dot. So ayan, pwede nyo i-click, then rename. So, sa mga hindi pa marunong mag-rename, nakikita nyo yung video natin, may yung ask to unmute, katabi nun, may tatlong dot. Then you can do that and then rename. Okay.
Pag may question or may gusto kayong sabihin, please message lang kayo sa chat box para masabi natin. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ilan na po ba yung nasa participants natin? Ilan na sila, Misaya? We have 8 now. 8 students. So may pumapasok pa. Ito, si Mark Gilbert R. Nacional. So, si Apo, si Realme, and si R30E, please rename. Nakikita niyo po dyan, merong more, then rename. Alright, meron nakatapat sa ano? May nakatapat sa electric fan. Kaya minute muna natin siya, no? So, that we can avoid the necessary noise para mas maintindihan. So, meron pang pumapasok. Antayin lang natin ng konti. So, i-adjust naman natin yung hour. So, kung nag-start tayo, for example, 1:15, matatapos tayo ng 3:15. So, message kayo ulit. Chat po kayo ulit sa chat box na please read me. Okay. Ilan ang gumagamit ng cellphone? Patams siya pa ko or parehas hand? And ilan yung raise hand ng emoticon, guys. May emoticons tayo. Raise hand. Para makita natin. Okay. Raise hand dito sa Zoom. Cellphone lang. Yes. Kapag cellphone lang, paki-raise hand. Cellphone muna tayo. Cellphone. Okay. Sino ko magamit ng cellphone lang? Si George Vincent Ernesto. Ang haba ng pangalan niya. George Vincent Ernesto S. Bumba. Siya ay naka-cellphone. Si Mika, siya rin ay naka-cellphone. So kasi guys, iba yung magiging looks and magiging output kapag ka nandun tayo sa cellphone, no? But still, browser pa rin naman yung gagamitin natin. Okay, so ang naka-cellphone, ang isa, dalawa, tatlo. Yung iba po, naka-laptop. Pero ito si Realme, sigurado ko cellphone to, tsaka si Oppo. Oo nga eh. So sige, check natin. For sure naman, may ano, yung makikita nyo yung name nyo and then beside of your name, yung more. Pamiraya, paki-alalay doon sa cellphone, baka meron silang mga tanong. So since nakagamit ka ng scratch sa cellphone, sige, i-prepare ko rin yung aking cellphone. Para sa mga gumagamit ng cellphone, okay, pwede ating i-rename yung ating screen name. Nakita niyo yung more. Nakita niyo na more and then click, then may rename doon. Full name natin. So, 9 na sila. Parang I think isa na lang yata yung iniintay natin. Madam Ayesa, ilan po daw ang expected ni Sir Leo na participants for today? Kung po yung ngayon, kung sila ngayon,
kulang pa tayo ng dalawa. Patients, students, virtual participants. Unmute po natin yung ating microphone para po hindi natin marinig natin ng clear. Ang sinas yan. Thank you. Thank you sa mga nag-unmute, sa mga nag-mute. Thank you. Show name when working for some time. Yan. Sana lang pala ang kulang. Sa inyong student, okay, ano pala? We are also running live on YouTube, guys. We are streaming live on YouTube. So kung for example, medyo nawala kayo sa Zoom, pwede kayo makasunod doon sa YouTube live natin as long as meron kayong YouTube account. No? Kasi hindi tayo makakapag-live chat doon kapag wala kayong... At mga hindi pa nakakapag-rename, pwede na lang... Pwede nyo ako message sa chat box. Ako na lang mag-re-rename. Send nyo sa akin yung full name. Please, your full name sa chat box. Yan, yung si Realme. Pwede ka mag-message sa chat box. Please send your full name. Okay. At saka si R30E. Okay, Mamiraya nagtatanong si Alaysa Mariel kung paano daw mag-rename. Oo, natanong si Miss Alisa Mariel ng how to rename. Mayroong nag-feedback? Sino yung ang nag-feedback? Mayroong dalawang unit ang gamit niya for Zoom. Alright, i-mute ko muna sila lahat, ma'am, para hindi tayo, ano. Alright. Sige, ma'am, continue tayo. Paturo kung paano daw mag-rename. Sige, rename na lang natin si Realme. Ang pangalan niya ay... Ito, okay. Ako na lang mag-rename sa kanya. Si Realme CD. Ayan, okay, na-rename ko na siya. How about si Oppo A12e? Sino yung may gamit nung kay Oppo? Ayan, yun, bakit? Para ma-rename ko siya, pa-send na lang, pa-chat na lang yung name mo. Makarinig mo si Android. Ayaw ko nga. Oppo A12e. Paul Raymond Arboleda. Okay. So, i-rename na lang kita. Para hindi tayo matagalan. I-rename na lang kita. And si R30E. Kung sino man yung may gamit ng R30E. Ayan, si R30E. Pakirename po natin para po hindi tayo magtamali sa ating certification kapag i-issue na po natin yung ating digital certificate. R303, anong name mo? I-ask kita to unmute para makapagsalita ka. R30E.
Pwede na siguro tayo mag-start kapag narinim ko na to si R3. Kaso hindi siya nag-participate. Hindi siya nagpa-participate. Awas, iyo. Kumain ka na. Mayroon ako. R3-0-E. Oh, sige, kung ayaw niya. Eh, wala rin kasi siyang video. Okay. So, mag-diretso na tayo kasi mukhang alright. So, wala pang chat si ano, si ayan na, nag-rename na siya. Paul Raymond Arboleda. So, roll call lang natin yung name ulit, ha? Si Jesper. Ano po ang apelido, ang full name mo, Jesper? Mamiraya, pa-screenshot po ako ng anong attendant ka. Okay, so national. National, bago ka ba? Or kasali ka sa old? Mark Gilbert National. Lahat ba tayo rito ay bago? Or mayroong naka-attend na ng batch 1, batch 2 na hindi lang natapos? Paano ako, ha? Pa-raise hand ako. Okay, sige. Stop sharing ako. Share ako ng bago, madam. Bago tayo mag-start, mag-pray po muna tayo. Ma'am Miraya. Ma'am Miraya, pwede mo tayo magpa-pray? Okay. Good afternoon, everybody. So, ayan, may naka-raise hand pa. Ano yung may tanong ata si Mark Gilbert? Naka-raise hand siya. Parang galing na kasi sa old batch si National, Mark Gilbert. Galing ka ba sa old batch? Kasi ano tayo ngayon, basic, puro bago sila. Meron ba rin itong old? Oo, meron. Ano ka- may old dito? Sino? Nagsagot na eh. Yes, ma'am. Sabihin mo dyan halang. Saan batch ka? Kasi yung batch 2 ay nilipat ng every Saturday. So, yung klase natin today will be very basic for you, if ever. So, kasi lahat sila ay bago. So, okay lang ba sa'yo yun? Sige nga guys, parehasan nga ako ng old students. Kung meron dito nasa batch 2. Kasi masasayang yung ano, yung payment nyo kung very basic yung matututunan nyo. Kasi yung batch 2 natin ay nilipat ng Saturday. So lahat sila ngayon ay bago. So except kay National. O ganito na lang National. Since nagbayad ka today and basic kasi tayo, back to basic ka. So, on Saturday, pwede kang pumasok sa Saturday. Kasama mo yung mga last batch mo, yung batch 2. So, i-continue natin, pero hindi ka na magbabayad doon. Ha? Doon ka a-attend, kahit bayad ka ngayon, a-attend ka doon for free on Saturday kasi yun dapat yung batch mo. Okay? Okay pa tayo doon? Kasi ano, sa mga bago tayo ngayon. Okay. Oh, sige, lower hand na kita. Sige, madam, pa-pray na po muna tayo. Okay na, Miss Rita? Yes, yes, pa-pray na po muna tayo. Okay, good morning everybody. Welcome to HyperYoung Institute of Technology. Okay na yun ba? Programming for Kids. Powered by Apertech IT Solution. Okay. Pray tayo. Forward, ano ko lang, tawagin ko lang si Miss Ayesa, the president of HyperYoung, to lead our prayer for today. Miss Ayesa. Okay, good afternoon. Guys, mag-pray muna tayo. In the name of the Father and of the Son
of the Holy Spirit. Father God, come with us today. Fill our heart with joy. Fill our mind with learning. Fill our lesson with fun. Fill our friendship with kindness. Fill our session with peace and love. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, pwede na po tayong mag-start. Yeah. So, Miss Rita will be the one who will... Okay, sige. Mag-screen share lang ako. Alright, so... Guys, lahat ng gagamitin natin, ang kailangan natin ay browser. So, pakicheck yung mga cellphone nyo kung meron kayong browser. It's either Google Chrome or Mozilla Firefox. So you have to practice kung paano kayo makakabalik dito sa Zoom meeting while nagagamit niyo rin yung ano niyo, browser niyo. No? So as you can see, ang ginagamit natin ay Google Chrome. Tapos sa Google Chrome, itatype niyo doon yung scratch.mit.edu. Ilalagay ko rin ito doon sa chat box para pwede niyo i-click na lang. So tatandaan niyo lang yung ating address. scratch.mit.edu. And then, ipapakilala ko sa inyo si Scratch. Okay, so bato ko yung link para makita nyo sa chat box. Yan. scratch.mit.edu. Alright. So, si Scratch ay isang platform which is ginagamit natin for creation ng stories, games, and animation. So, meron tayong community na tinatawag sa kanya. Dito nagpa-practice yung mga age natin from 13 years old above, no? Even mga matatanda na, nagugustuhan pa rin nila si Scratch kasi marami tayong nagagawang animation dito kay Scratch. No? So, meron tayong tinatawag na community na later on sasalihan natin. So, ang gagamitin nating platform ay si scratch.mit.edu. So I hope lahat ng browser nyo ay na-type nyo na at nakapunta na kayo dito kay scratch.mit.edu. Pag-thumbs up ako kapag lahat ay nasa loob na ng scratch.mit.edu. Okay, naka-raise hand na si Goomba. Kahit thumbs up lang, kahit hindi raise hand, no? Kahit thumbs up lang para kita natin agad. Okay, thumbs up. Pag lahat kayo ay nasa scratch.mit.edu na. So, i-address natin especially yung mga naka-cellphone. Kasi baka medyo mahirapan sila dahil medyo maliit yung screen nila. Alright, so ayan. So about Scratch, sabi nga niya, di ba? With Scratch, you can program your own interactive stories, games and animation, and share your creation with others in the online community. So napakarami. Dati kasi ito ay ginagamit lang ng isang kindergarten group, no? Kindergarten group sa MIT Media Lab. Pero nowadays, since nag-enjoy din miski yung millions of people are enjoying talaga dito kay ano kay Scratch, no? Ginagawa natin siyang libangan na natin para ma-practice yung critical thinking natin. Diba? So sabi nga niya, Scratch helps young people learn to think creatively. Totoo, kasi dito ay gagawa ka ng sarili mong story, gagawa ka ng sarili mong games, no? Sa mga susunod na series matututunan mo. And of course, ito na yung stepping stone mo kung gusto mo ng pumasok sa information technology world. No, dito mo maiintindihan ng lahat ng logical operators, if and theirs, arithmetic operators, ginagamit din natin dito. Alright, variables, lahat gagamitin natin. So, sabi niya, Scratch is designed specially for ages 8 to 16. Pero hindi lang 8 to 16 ang gumagamit ngayon nito. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga sample ng mga gawa ng
16 above years old, no? Na gumagamit ng Scratch. Kasi ginagamit natin to for projects such as homes, schools, museums, and libraries, and community centers. Alright. So, ilan na? Pa-thumbs up na ako ng mga nandito sa homepage ng scratch.mit.edu. Pa-thumbs up para makita ko na at makadiretso tayo. So, eto yung unang makikita nyo dito kay Scratch, sa browser niyo Scratch. Meron kang start creating and join. So, wag na muna tayong mag-join. Pero, pag medyo malaki na yung project na ginagawa natin, eh, mag-join na tayo dun sa community para naisi-save natin lahat yung project natin. For now, for practicing purposes, pwede na tayo dun sa start creating lang muna. Pero sabi ko nga, pakita ko muna sa inyo yung mga featured projects niya para makita nyo, no? Ito yung for parents. So, kung kasama niyo yung parents nyo, pwede nyo pong mabasa kung ano yung may tutulong ng Scratch sa inyong mga anak. So, puntahan natin yung ideas and explore. So, nandito lahat yung sample project, guys. So, pakita ko sa inyo yung mga sample project ng 8 to 16 years old. Pero, syempre, ang 8 to 16 years old, more on mga foreigner kasi yon, no? Sa atin, kaya hindi natin sinasali yung 8 years old. Nag-start tayo sa 13 above kasi yung para yung critical thinking ay medyo maayos na. No? Alright, so ito yung sample ng isa. Pakita natin yung sample ng mga project na pwede mong magawa dito kay Scratch. By the way, paki-thumbs up ako kung hindi nyo marinig or nabibilisan kayo, gamitin natin yung chat box natin ha, for questions. Yan. Check muna natin kung kapag masyadong malaki yung project niya, i-load, medyo matagal yan dyan sa ating internet. Kapag marami yung codings, kapag matagal, no? Kapag masyadong marami yung codes. Okay. So, this is created by diba, loading project pa rin. Okay, by complicated codes. No? So, ang username niya ay complicated codes. Siguro medyo malaki yung kanyang project kaya matagal i-load. Kasi niloload natin yung sprites, niloload natin yung mga blocks of codes and yung sounds, kung meron kang nilagay na sounds. So ito ay mga sample pa lang ng pwede niyong magawa. Ang ginawa niya ay may instruction siya dito. Welcome to City Simulator, sabi niya. With 3,000 plus blocks and 20 hours, wow, malaki talaga. It is by far my most complex game. So, gumawa siya ng platform game. So, gumagawa siya ng platform contest na pwede kayong sumali. Ayan yung link. Tapos, may instructions siyang binibigay. No? So, more or less, kapag natuto ka na gumawa ng sarili mong games, gagawa ka na rin ng sarili mong platform contest or platform games. Ayan, medyo masyadong malaki yung ano. Hanap tayo ng iba kasi medyo malaki masyado yung kanyang games at mahirap i-load. Bakit ba tayo nahihirapan i-load kapag masyadong malalaki yung games? Check ko muna yung aking internet, ha? Kasi ang bagal ng loading ng mga sprites nila. Short animation. Let's check. Mag-speed test lang po ako ha. Saglit. Kasi hindi ko alam bakit tumatagal yung ating code. Yan. Check natin yung mga animation na ginawa nila. Mga short animations muna tayo kung mabilis na i-load. Kasi loading project lahat eh. Let's see.
Okay naman ang aking Mbps, pero ang bagal ng loading niya. O sige, balikan natin yan. Mamaya ko ipakita yan sa inyo. No? So, para hindi masayang yung oras natin, balik muna tayo dito and then create nga tayo. Try natin, start creating. Ayan, mabilis naman dito yung... Alright, start creating tayo and then ito yung makikita natin. So, explain ko na lang sa inyo mamaya. Try ko na lang magpakita sa inyo ng mas maliliit na animation na gawa nila. Alright, pa-thumbs up ako pagka nandito na kayo kung ano yung itsura ng akin. Isa nakikita nyo ngayon. Ayan. Pa-thumbs up ako kung lahat kayo ay nandyan na. Kapag wala nagta-thumbs up, ibig sabihin hindi pa kayo nakapunta dito sa scratch. At maghihintay tayo. Okay na ba guys? Sa browser nyo, patay po ko ng scratch.mit.edu. Tapos, ito yung makikita ninyo. Yan yung makikita ninyo. And then, start creating tayo. Start creating. Tapos, pag nakita nyo to, paki-close lang yan. Kasi tutorial lang yun. So, dapat ang makita natin ay yung ating studio. Kung nasaan yung first character, which is Scratch, no? Yung default sprite, kung tawagin. Ito yung ating sprite. And then, etong malaking to, na nakikita nyo rito na scrollable, ito yung ating code studio. Dito natin ilalagay yung mga codings natin. And then, yung nasa kaliwa, ito yung set of block of codes. We have the motion, meron tayong loops, meron tayong sounds, events, na pinakamahalagang laging ginagamit ang mga events. Control, yung mga conditional statement natin, if and then, wait until, repeat until, or stop, diba? Or forever, repetitions, yun yung mga controls natin. Sensing, ito ginagamit natin kapag gumagawa na tayo ng basic games. No, sa sensing, ibig sabihin, ito yung kapag nahawakan niya, yung sprite na sinet mo, meron siyang gagawin na ibang movement. Okay, so lahat ay nandito. Nandyan yung ask. What's your name and weight? Color, distance. Okay, operator is ito yung logical operators natin. Greater than, less than, equals, times. Kung ilang beses mong palalakarin, ilang beses mong patatalunin, ilang beses magbabounce. So dito natin kinukuha yung ating logical operators. And when we say variables naman, ito yung mga variables na siniset natin kapag gumagawa tayo ng, for example, variable x, variable y, variable z, kung ano yung ilalagay natin. Or variable score, kung may scoring tayo. So later on, matututunan nyo kung ano yung variables. Okay, so punta muna tayo dito sa motion. Pa-thumbs up ako kung makakasabay lahat, kung pare-pareho na tayo ng nakikita at nandyan na rin kayo sa browser ng mit.edu. scratch.mit.edu at kung nandito na tayo sa create. Pa-thumbs up ako guys. Okay. So okay na si Chini, okay na rin si Micah. How about yung iba? Yung iba, pa-thumbs up po ako kung nandyan na kayo sa browser nyo. At nandito na tayo sa project editor natin. Naka-create project editor. Guys, mag-participate kayo para maka-proceed tayo agad. Or pwede naman kayong mag-unmute at magsabi ng oo kung hindi nyo makita. Yes ma'am, nandito na po kung hindi nyo makita yung ano,
yung emoticons natin na thumbs up. No? Kasi kailangan natin ng interaction para alam ko kung nakakasunod ba kayo or hindi. Or may naiiwan ba. Okay. Sige. Pa-thumbs up ako ng lahat kung pare-pareho na. Okay na rin si George. Okay na si Chini. Okay na si Micah. Ikaw, Jesper. Ikaw, Aliza. Caballero. Lance. Paul Raymond. Okay, saan nyo makikita yung emoticons, guys? Nandun lang yung sa reactions. Diba, meron kayo dyan sa ilalim nyo, chat, share screen, tapos, okay, sinangan natin yung mga chat nyo. Kahit mag-chat na lang kayo para nakikita ko kung okay kayo. I-monitor ko na lang yung chat nyo. Kung hindi nyo makita yung ating reactions. Okay. Sige, parang walang kausap si ma'am. Parang ang aking estudyante lang ay si Chini, si Micah, at si George. Okay, o, start tayo ha. Okay, etong sprite natin na nakikita nyo, etong pusa, yung cat, no? Ang tawag natin dyan ay sprite or character. Diba? Set of, ang sprite naman ay set of characters. Saan natin siya makikita? Nandito siya, guys, sa may ilalim. Ayan, o, choose sprite. So, pag nakita nyo yung parang pusa na mukha dyan sa ilalim, etong pinipindot ko, click nyo yan, makikita nyo yung set of sprites. So, we have animals, kung ano yung story man na gagamitin nyo. Or kahit ano, we have people, no? Kung gagawa ka ng sarili mong animation stories, pwede mong gamitin yung mga yan. May mga kanya-kanya na silang costume, may mga kanya-kanya na silang galaw. May fantasy tayo, meron tayong dance, kung gusto mo ng mga nagsasayaw. Yan, pag tinutuan ko yan, makikita nyo kung ano yung mga costume na meron sila. No? So, we have the music also. And drum kit, cymbals, ayan, di ba? So, ayan yung costume niya, yung cymbals, drum, okay. We have the sports, food, fashion, and letters, kung letters yung i-animate mo. Alright, so ayan yung ating sprite or character. Pero for now, ang gagamitin muna natin, nag-back lang ako, ay yung ating default character na si Scratch, or yung cat. Alright, next we have the backdrop. Ito yung katabi niya. Ito yung sprite. Ito yung backdrop. No? Tsaka ako na ituturo sa inyo yung mga painting. No? Ito muna tayo sa sprite tapos yung backdrop. Okay. Sa backdrop naman, pag clinic mo yan, pwede kang mamili ng mga backdrop na may fantasy din, may music din, may sports din. Kung saan nababagay yung pinili mong sprite, pipili ka rin syempre ng backdrop na gagamitin mo. Diba kung magpapatalmog ka ng bola at magpapashoot ka, may basketball ka rito. Sa iba't ibang klase ng backdrop yung makikita mo rito. Underwater, meron tayong space, meron tayong patterns. Alright, so yan yung backdrop. Pero for now, ang gusto kong piliin nyo na backdrop, punta kayo sa all, ang gagamitin muna nating backdrop ay yung nasa baba na ang pangalan ay XY grid. Ito, XY dash grid. Paki-choose po yung XY dash grid. Para maintindihan nyo kung paano tatakbo yung character or yung sprite nyo. Okay. So, pakipili yung XY grid na backdrop. And then, paki-thumbs up or chat kung okay na kayo, kung nalagyan nyo na ng backdrop. And then, i-position nyo yung sprite nyo dyan sa gitna. And then explain ko. Pag meron na kayo lahat, paki-thumbs up. Okay na si Caballero, thumbs up na siya. Okay yung iba, okay na rin si George, okay na raw. Si Chini, okay na rin. So kapag mas marami yung okay na, magpo-proceed na tayo. Alright. So, alright. Meron, sa nakikita nyo yung backdrop natin, guys, meron tayong X and Y axis. No? Parang mat lang to. Meron tayong X and Y axis. Kapag sinabi nating X, ang galaw ng iyong character,
ay pakaliwa at pakanan lang. Ito lang yan. Pag pakaliwa, ito yung nakalagay, negative 200, negative 100. Tapos kapag kakanan naman yung character mo, positive 100 to positive 200 onwards. No? Okay. So pag sinabing negative, x negative, ito ay pupunta sa kaliwa. Kapag sinabing x positive, ito ay pupunta sa kanan. So meaning, ang x-axis natin ay kaliwat kanan lang. Yung y-axis naman, we have the positive pataas. No? Pataas siya. Pag negative siya, ay bababa. Okay, nakuha. Kapag nasa gitna siya, ayan makikita nyo dyan sa x-axis nyo, pag nasa gitna daw, pag gusto mong papuntahin ang character mo sa gitna, ang gagamitin mo ay x-axis coordinates sa y0. X-axis 0, y-axis 0. So, coordinate. X and y coordinates to 0. Pag equal to 0, ito ay nasa gitna. So, for example, kapag naglagay ka ng mataas na value ng positive ng x, posible kasing mawala yung pusa mo dyan. No, later, mamaya, magtatanong kayo, ma'am, nasaan na yung pusa ko? Nawawala na. So, para mapabalik nyo siya, ito lang daw yung value na kailangan natin gamitin. X to 0, y to 0. Okay. Simulan muna natin, ha? Ang gagamitin natin, ang first blocks ng code na gagamitin natin ay glide, seconds to x, and y. Yan, x and y. Glide, 1 seconds to x and y. Ano yung glide 1, ma'am? Number ng segundo kung gaano kabilis o kabagal mo siya patatakbuhin. Okay, yung glide at yung 1, yung number 1, ay segundo kung gaano kabilis o kabagal patatakbuhin yung iyong character. Yung x, sex to x, sabi niya ganun, seconds to x, coordinate, sabi niya 9, di ba? Tapos negative 4, sabi niya. Pero pag ginawa kong 0, 0 yan, guys, ito ay nasa gitna. Pero pag ginawa natin, for example, ang x ko ay negative 150, ang y ko ay negative 150. Click mo lang to, guys, click mo to. Tingnan mo kung saan pupunta yung character natin. Okay, click mo lang to, click, click. Yan. Okay, babalik ko siya sa gitna. Tapos, ikiklik ko lang yung glide, yung set of blocks ko, ikiklik ko lang yan para makita mo kung saan nagpunta. Ang value ko ay negative 150 na x, kaya nandito siya sa side na to. Kasi negative 150. So, ito yung palatandaan ng negative 100 mo. Pag nandito ka sa gitna, ibig sabihin negative 150. Kapag ginawa mong negative 180, o ibalik ko, negative 180 yung x. Tingnan natin. Oh, ay, positive pala yun. Sorry, hindi ko nalag. Sorry. Balik na sa gitna. Hindi ko naligyan ng negative. Negative 180, o click natin. Ayun, nandito na siya. Kita nyo, di ba? Pero bakit nasa baba? Eh kasi nag-set tayo ng negative 150 na y. Nakuha? Negative 150 na y. Kaya nandito siya sa baba. So kung gagawin kong 0, 0 yan, at ikiklik ko siya, babalik siya sa gitna. Nakuha? So ang value ng gitna mo, ng center mo, ay x0, y0. Nakuha? Okay. Excuse me. Okay. Try na natin, gawin natin positive lahat. So pag sinabing positive x, pupunta siya sa kanan. Tapos pag positive y, pupunta siya sa taas. O sige, mag-set tayo ng x na positive 200. Tapos mag-set tayo ng y na positive 200 din. Let's see kung saan siya pupunta. Okay, ayun. Medyo nawala na yung ulo niya. No? Konting-konting value na lang pag tinaas mo to, eh hindi mo na makikita yung iyong character. Pero no matter what, kung kunwari nawala, nag-set ka dito ng 300, ibalik ko siya sa gitna ha. Kunin ko yan, balik ko. Tapos yung y ko naging 350. Ibig sabihin, mawawala na yan sa paningin ko. Okay, click ko. Ayun, yung paan na lang yung nakita ko. Diba? So pag hindi mo na makita yung, sabi ko nga, no, mamaya, kapag hindi mo na makita yung character mo o yung pusa mo, anong gagawin mong value?
papalitan mo lang ng 00 para pumunta siya dun sa pinakagitna. Kung nasaan man siya, i-click mo lang tong glide mo, babalik siya dun sa gitna kung nasaan siya. Since ang value ng center natin ay x0, y0. Kaya ako pinagamit sa inyo yung xy grid para maintindihan nyo yung value ng x and y. Okay. Okay ba tayo? O sige. Ito yung first natin. Meron kayong nakikita ditong flag sa gitna, sa taas. May flag. Ibig sabihin ng flag na yan, start. Yung kabila naman, bilog, na pula, ibig sabihin yan ay stop. Ah, yung green flag ay start, and then yung bilog na pula ay stop. Okay, kasi ang ginawa natin kanina, kiniklik lang natin itong black cell, di ba? So, ganito yung gagawin natin. Ang unang gagawin natin, hahanapin natin yung punta tayo dun sa events. Sa events, guys. Sa events, may nakalagay dyan when green flag. O, di ba? Ito yun, no? Yung itsura ng green flag. Itsura ng green flag, ito yung green flag mo. So, kinuha ko lang siya. Kunin natin siya. When green flag is clicked, isunod mo yung glide dito sa ilalim. Yan. Ibig sabihin niya, kapag daw nag-click tayo ng start or go na flag, pupunta yung glides mo saan. Lagyan ko muna ng value to. Gusto kong pumunta siya sa y na negative 100. Yan. Pero walang value yung x. Diyan lang siya sa gitna. Walang value. Pag 0 yan, ibig sabihin center. Guys, ha? Tatandaan nyo, pag 0 ang value, ibig sabihin ay center. So, gusto ko lang siya magpunta sa baba. Pag nag-click ako neto, pag nag-start ako, pupunta na siya doon. Okay. Diba? So, pag nag-click ako neto, pupunta na siya doon. Yung susunod na gagawin niya, anong gusto mo mangyari? Gusto ko, kapag pumunta na siya dyan, babalik siya ulit sa taas. So, anong ilalagay mo? Kukuha ulit ako sa motion ng glide. Ito, glide na x and y. Idudugsong ko dito, guys, para umakyat siya. Anong magiging value ko? E di 0 at saka 0 na positive lang. 0-0 lang kasi sa gitna ko lang siya papupuntahin, di ba? So, ibig sabihin itong mga codes natin, iwahiwalayin ko muna para maintindihan nyo. When green flag is clicked, sa Tagalog, kapag nag-click ka daw nung go o nung flag na green, start, ibig sabihin, pupunta muna yung pusa mo sa negative 100, which is sa baba. Pagkatapos niya pumunta sa negative 100, aakyat siya ulit sa gitna. Yun ang kasunod na gagawin niya. So, pag nag-start tayo, stop muna ako, stop. No? Pag nag-start kayo, guys, make sure na i-stop nyo para bumalik sa dating position yung character nyo. Stop muna ako. Ayan, start tayo. Pag bumaba, after bumaba, magbabounce lang, umakyat sa gitna. Okay. Sige nga, guys. Gusto ko nga gawin nyo, ganito yung magiging takbo ng character natin. So, binigay ko na yung sample ng isa. Bumaba, umakyat, tapos gusto ko kumanan at bumalik sa gitna. Sige nga. Patest nga ako kung ano yung ilalagay nyo na value. Bumaba, di ba? Ito na yung sinample ko. Stop ko ulit, ha? And then go. Bumaba, umakyat. Gusto ko kasunod nyan ay kakanan siya dito, tapos babalik siya sa gitna. Doon matatapos yung code. Sige nga, patry ako, guys. Patry ako dyan sa inyo. So, practicing natin yung critical thinking natin. And then, kung sino yung unang makagawa, pwede natin i-share screen. Yun muna, ha? Binigay ko yung pababa, umakyat, gusto ko kumanan, tapos bumalik sa gitna. Kapag nag-click ng go. Kasi binigay ko na yan. So, pag nag-start ako, yung pusa ko ay bababa, umakyat. Sige nga, pakilagay nga yung susunod nyong codes para kumanan siya. Ito lang ginagamit muna natin, guys, ha? Yung glide lang. Yung glide. Glide na x and y axis lang. Yan lang muna.
Sino yung mga nakagawa na? Pa-thumbs up nga? Okay, si Gabaliero daw. Okay na. Okay, sino pa? Sino pa yung iba? Si George. Okay, mukhang magaling si Gabaliero at si George. Who else? Okay, si Paul Raymond. Okay na din. So, ito yung may mga future sa ano, no, magdiretso at maging programmer. Guys, napakalaki ng swelduhan ng game developer, di ba? So, kung nakikita nyo yung mga game developer natin, sobrang laki ng ano, ng swelduhan nila. Lalo pa ngayon na pandemic, wala silang ibang ginagawa kundi magpasaya sa mga kabataan. So, nagde-develop sila na nagde-develop ng kanilang mga sariling games. Okay. Sino pa yung iba? Ah, sige. Tingnan natin kung tama yung nilagay nila, no? Bibigyan ko ng sample. Kukunin ko ulit yung glide. Tapos, magsiset ako ng value na 0 lang yung x, 0 lang yung y, tapos magpa-positive 200 ako. Or kahit positive, sige, positive 200 na lang. X to 200, tapos y, 0 lang. Para yan sa kanan mo after niya umakyat. Diba? 200 and then 0 lang. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Stop. Play. Okay, punta doon. Ngayon, babalik siya. Diba? So, para bumalik siya, anong kailangan mo ulit? Mag-glide ka ulit. Diba? And then, isi-set up mo lang 0 and then 0 lang. Tapos, lagay mo dyan. Tama ba? Ay, mali. Bumaba doon. Bakit kaya ganun? Okay, anong mali ni ma'am? Sinong makakasagot? Bakit kaya nagkaganon? Nag-0-0. Ano yung mali sa value? Sige nga, Kabaliero. Ano yung naging mali ko sa value ko? Kasi gusto ko bumalik lang eh. Kaso anong nangyari? Taas mo ba? Yun, tapos... Ayun na. Ayos na. Okay. Oh guys, meron kasi tayo mga delay sometimes, ha? Si Scratch kasi nagbe-base din yan sa ating internet connection. So sometimes, kung nanggaling siya dun sa isa, ang gawin nyo, stop and play lang muna. Stop, tapos play ulit. Now, minsan, kapag nakikita nyo na hindi nagte-take effect yung ginagawa nyo, pero wala naman kayong mali sa codes nyo, ibig sabihin, hindi lang agad nagte-take effect kay Scratch yun sa community. Okay. Ito yung mga value natin, guys. Kailangan nyo maintindihan yung value kung saan mo papupuntahin yung character mo, no? Yan ang pinakamahalaga sa animation natin. Yung value kung saan siya magpupunta. Okay. Eh, meron tayong ganito, guys. Meron tayong random position. Ano naman tong random position na to? Meron tayong pagpipilian dyan. Mouse pointer or random position. Glide to random position. Glide to random position. Ibig sabihin, kapag kiniklik ko ng kiniklik to, kung saan-saan pupunta yung iyong glide. Kasi nga, naka-random position siya. So, for example, stop ko. Tapos sa events, kuha ako ng forever. Ilagay ko siya sa forever. Ito yung forever, guys. Events. Sa events, tapos may makikita ka dyan forever. Kapag yung glide na to, na random position, ay nilagay ko sa forever, tapos hiramin ko muna tong ano, hiramin ko muna sa glit to. Guys, ganito yan ha. Kahit anong codes ang ilagay mo dito, mag-e-execute yan lahat. No, explain ko mamaya yung kung paano nag-e-execute ng sabay-sabay. Pag in-execute mo na sabay-sabay yan, ibig sabihin dapat lahat sila, lalagyan mo na itong when flag is click. So, hiramin ko muna to. Hiramin ko muna yung when flag is click para hindi muna gumana tong codes ko na to na ginawa natin kanina. Ito, ilalagay ko muna dito. When flag, when green flag is click, forever siyang pupunta sa random position. Okay, click na natin. Ayan. Forever na pupunta yung aking Scratch into random position. Hindi siya titigil hanggat hindi ako nag-stop. Okay. So, stop ko yan. Tapos, subukan mong baguhin yung value nitong glide seconds mo. Try mong gawing 3 seconds. Tingnan natin kung gaano kabagal.
Stop and then play. O yun. Sobrang slow motion na ng galaw ng ating scratch. So, meaning to say, kapag binabago mo pala, yung value ng nito ay bumabagal, nagkakaroon din siya ng pag-slow, pagbagal, no? So, kasi sa animation, kailangan natin maintindihan kung kailan siya babagal, kailan siya bibilis, di ba? Ayan. So, pag nilagay mo yan dun sa, stop ako, pag nilagay ko yan dun sa 1 lang, value na 1, ganun siya kabilis, katulad nung kanina. Ayan. So, random position. Okay. Eh, ano naman, ma'am, yung mouse pointer? O, sige, stop natin yung random position na yan. Ipakita ko, instead na random position, yung mouse pointer. Ibig sabihin, kung saan pupunta yung stop ako and then play, ha? Ibig sabihin, kung saan pupunta yung mouse mo, pointer, ay susunod din yung pusa mo. O, punta ka dito. Ayan. O, punta ka doon sa taas. Ayan. Punta ka sa kanan. Okay. Baba ulit. Okay. So, yun yun. Sinusunod niya yung mouse pointer mo. So, dito pa lang nakakakita na kayo ng idea kung paano natin ginagawa yung ibang platform games. Diba? Pinapasunod natin yan sa ating mouse pointer. And then later on, pasusunod rin natin yan doon sa keyboard natin. No? Sa keys ng keyboard natin. Basta pa ko. Ayan. Okay. So, pag pala nakalagay sa forever, forever siya na gagalaw ng ganon. Okay. Next. Next ng motion natin. Ano ang may mga motion pa natin? Okay. Meron tayong turn. Kaliwat kanan na degrees. Ayan, kinuha ko lang pareho. Turn pa kanan, turn pa kaliwa. Okay, ano yung degrees na yan, ma'am? O, subukan natin. Good na ako yan. Tapos, click ko lang tong turn 15 degrees. Okay, umiikot yung aking... Okay, kada click ko niyan 15 degrees na yan, iikot yung ating character. Kung gusto mo naman ng pabalik, kunwari, nasobrahan ka niyan, click mo lang to, 15 degrees din, balik. Paano pag binago ko, ma'am, yung value? Edi yung value niya, for example, ay naging 30, yung degrees niya ay 30 degrees, hindi 15 degrees, di ba? O yan, tingnan mo kung ano yung galaw ng 30 degrees kesa sa 15 degrees. Mas malaki yung ikot niya. Di ba? Rather than 15 degrees, ito lang yung 15 degrees. O, 30 degrees. 15 degrees. So, yun, nakita nyo ha? So, yung degrees, depende sa value niya kung gaano kahaba yung ikot niya. So, kung gusto mo na naman yan paikutin ng forever, kapag clinic mo yung flag, di paikutin mo, ayan, ipasok mo siya dyan. When flag is click, forever kang mag-turn ng 30 degrees. Play. Alright. So, yun. Hinilo mo na ngayon yung scratch mo. Di ba? So, nag-turn na siya ng forever. Okay. Kung gusto mo ngayon pabalikin yan, di palitan mo ng kabila. Di ba? Okay. Stop natin. Nahilo ako. Alisin ko to. Gawin ko tong 30 degrees. Ipasok ko doon. Pakaliwa naman yung ikot niya. Okay. Yun. Pabalik naman yung ating ikot. Okay. Stop ako. Sige, subukan nyo muna kasi meron tayong gagawing project. Pabalikin ko lang to. Masyadong nasiyahan sa pag-ikot. Ayan. Center ko lang. Okay, anayin muna natin si Alisa. Sabi niya, hindi po ako makasunod. Lag po. Alisa, ano ang gamit mo na device? Cellphone ba or laptop?
Sige, hintayin ka namin, Alisa. Pakicheck nga. Ano ang gamit mo? Ikaw ba ay naka-cellphone or laptop? Cellphone. O, sige. Check mo sa cellphone, ha? Okay, kasi medyo lag. Sige, hintayin ka namin. Saan ka hindi nakasunod? Saan ka ng banda? Kung ano yung tanong mo. Pwede kang mag-talk ka. Pwede kang mag-unmute para mas maintindihan natin. So, try ko nga sa cellphone. Ano ba yung gamit niyang cellphone? Start creating ako. Okay. Alisa, pag ikaw ay magtawag dito, mag-i-slide nung... kasi di ba medyo maliit ang screen natin kapag cellphone. Kapag mag-i-slide ka, para medyo mabilis yung sliding mo, hahawakan mo siya dun sa ilalim, yung kulay blue. Or yung nasa ibabaw na kulay blue. Basta yung nasa bandang ilalim at ibabaw na blue, yun yung pang slide mo. Hindi mo siya magagalaw pag nasa gitna. No? So sa blue ka, para medyo smooth yung pag-slide mo. And then, kung pipili ka ng sprite, paano ko ba... Pag pipili ka ng sprite, sa akin kasi okay naman, hindi naman siya mabagal. Hindi kaya sa cellphone? Sino yung ibang naka-cellphone, guys? Sige, hintayin natin si Alisa kung nasan na siya. Explore lang muna tayo nung ito. Yung mga glides nyo, X and Y. Kung gusto nyo, i-random position nyo. Or kung gusto nyo, subukan nyo na patakbuhin siya ng taas, baba, kaliwat, kanan, gitna, taas ulit, and then baba. Depende sa inyo. Para mapag-aralan nyo yung value, no? Pero kasi pwede na rin yun dun sa random position na tinuro ko kanina. Papalitan mo lang ng random position. Kasi first project natin will be your animation. Animation ng inyong name. You just have to memorize yung yung value. Kung positive, negative, Y, and X, di ba? Madali naman siya tandaan kasi pag X, kaliwat-kanan lang yung galaw. Pag kaliwa, negative, pag kanan, positive. Yung Y naman, taas-baba lang yan. Di ba? Positive and negative lang din yung value mo. No? So, pwede na tayo magpalit ng backdrop natin kapag naiintindihan mo na yan. Check muna natin si Alisa kung napapractice na niya. Alisa, chat ka sa amin kapag nagagawa mo na siya ng okay para makaproceed tayo dun sa first project natin, na which is Animate Your Name. Okay na ba tayo, guys? Okay, proceed na tayo. Thumbs up ako. Okay, proceed na tayo. Okay. Ganito, alisin ko muna tong mga pinaglalagay kong codes dito since naiintindihan nyo na yung galaw ng X
and y axis mo, and then yung ibang blocks kung paano pagsusunod-sunod rin, no? Palisin ko muna lahat yan. Tapon lang natin yan. Tapos, deleting ko yung sprite ko. Kasi hindi ko yan gagamitin. And then, magpalit muna tayo ng backdrop natin. Ako, ang gusto kong backdrop, pili kayo ng backdrop nyo, ha? Animation tayo ng name, eh. Name lang. So, pili ako ng backdrop ko. Ang gagamitin ko ay circles. Ayan. Guys, pag hindi nyo makita, meron tayong search, ha? Pwede nyo i-type nyo, for example, circles. O, ayan. Makikita nyo na. Yan ang gagamitin ko na backdrop. Circle. Hindi ko na gagamitin yung X and Y. Kayo, pwede kayong mamili kahit anong gusto nyong backdrop. Gusto nyo, pwede kayong mag music or fantasy. Or depende sa inyo kung sa inyo ilalagay yung name nyo. Ako, kaya yun ang ginamit ko. Simple. Tapos, lagay tayo ngayon ng sprite. Gusto ko na ang gagamitin nyo ay letters lang. Tapos, yung pinakapalayaw nyo, no, yung nickname nyo, ilagay nyo yung mga sprite. So, for example, ako, Hyper Young Institute of Technology, Inc. Sobrang laki ng, ano, ng gagamitin kong letter. So, gagawin ko na lang siyang abbreviation na lang. So, H, yung una, and then pangalawang sprite ko ay Y, HY, and then yung pangatlong sprite ko ay I, at saka T. Yan, so HYIT. So, ayusin ko lang muna kasi magulo eh. Lagay niyo yung mga nickname nyo. HY, short for Hyper Young Institute of Technology. Yan, HYIT. Yan. Alright. O, thumbs up ako, ha, kapag meron na kayo, mga ganyan nyo. Okay na si Caballero. Okay na rin si Paul Raymond. Ayan, pinapakinta ni Caballero yung kanya. Okay, bien. Okay, mamaya ipapashare screen natin, ha, para makita natin yung takbo ng inyong animation. Okay, so dun muna ako sa first letter. Dun ako pupunta sa first letter ko. Alright, di ba meron tayo sa events, ginamit natin when flag is clicked. Diba? Pero ngayon, hindi ko muna gagamitin yung when flag is clicked. Ang gusto kong gamitin ay when sprite is clicked. Kapag sinabing when sprite is clicked, nasa event yan guys, ha? Kapag sinabing when sprite is clicked, kapag clinic mo daw yung sprite mo, na which is yung mga letters. Diba? Yan yung mga letters nyo. Guys, anyway, pwede nyong i-rename yung mga yung mga sprite nyo, ha? Ito yun, no? Diba? Sprite 1 nakalagay, black T. O pwede mo siyang gawing letter H. Diba? Automatic yan. Yung ito, black Y. Pwede mo siya gawing Y. Pwede mong i-rename, ha? Pwede nyo i-rename yan para hindi kayo nalilito. Pagka marami na kayong sprite, pwede nyo nang i-rename yan. Kasi magiging black, black 1, black 2, black 3, ganun. No? So, pwede nyo i-rename yung inyong, Ayan. So, yun nga. Sabi ko, instead na gamitin ko ito, hindi ako magpi-play. Ang gusto ko ay, pag clinic ko siya, may mangyayari sa kanya. So, kaya ang ginamit natin ay, when this sprite is clicked. Kapag clinic mo tong sprite na to, mag-play ka ng sound. Okay, mag-play tayo ng sound. Saan natin makikita yung playing na sound? Dito guys, sa sounds, no? Sa mga blocks ng sounds natin. Dito guys, pwede kayong mag-record ng sarili nyong sounds or pwede kayong mag-download ng mga sounds from Google, no? Or gagamitin natin yung sounds na nandito sa default for practice purposes. Pero sa susunod, tuturuan ko kayo how to download ng mga sounds at saka how to create your own. Ngayon, pwede na natin how to create your own. So, magpi-play tayo ng sounds.
Lay down. Ano bang pwede natin magamit dyan? Ito na lang, play sound. Tapos ito, palitan natin ng sounds. No? Hanap tayo ng ibang sounds. Saan kayo pupunta pag maghahanap ng sounds? Ito guys, dito. Oh. Di ba may code, may costume, may sounds. So click mo yung sounds. Tapos, andito sa ilalim yung choose a sound. Choose a sound. No? O, balik ko ha. May code, may costume, may sounds. So, choose a sound. Dito sa baba. Yan. So, pili kayo kung anong gusto nyo. For example, may basketball dyan. No, para mapakinggan nyo, pwede nyo i-play yon. Dilitin ko muna itong meow. Dilitin ko yan. Tapos, choose ako ng sounds. Ayan. Kahit pag tinutukan nyo lang yan, maririnig ko yung play. Ano kaya magandang sounds? Pop. Hanap ako ng pop. Pop. Ayan, pop. Ayan, pwedeng, ayan, ayan na lang. Or ito, para naman tayong na-part na ito, ano? Ito na lang, itong pop na to, gagamitin ko yan. Para dun sa H ko. Okay. Tapos, balik ako dun sa codes. Kinuha ko yung sounds, balik ako sa codes. Instead na meow yan, gagawin kong pop. So, sabi ko nga, when sprite is clicked, play pop. Ito. Dapat. Huh? Ayan guys ha, kiklik mo, hindi pwedeng tutukan lang ha. Kaya pinakita ko sa inyo, kiklik ko to, ito, kiniklik ko rin. Okay, and then may pop sounds ako. Pag kiklik ko yung H, may pop sounds ako. Iba yung kapag nilagay mo siya dun sa flag. Kasi pag sa flag mo siya nilagay, ibig sabihin yung flag ang ikiklik mo. Diba? So hindi bagay dun sa codings mo. Kaya ako nilagay siya dun sa when sprite is click, kapag nag-click siya dun sa H, tutunog siya ng pop. O, sige nga. Alagay ako sa inyo. Unang character nyo is popping sounds. Or kahit pumili kayo ng anong sounds na gusto ninyo. Para mamaya, pag pinakita nyo sa akin, depende kung ano yung feel nyo na tunog. Ayan. Okay na? Thumbs up kapag ka okay na? San si Aliza? Aliza, okay ka na? Nakakasunod ka? Okay. Okay na. Si Paul Raymond at si Caballero. Mukha meron akong dalawang pagpipili ng best programmer dito sa batch nyo. Let's see kung sino ang mga mauna sa mga susunod na series natin. Na? So, magbibigay tayo ng certification for best programmer. And syempre, endorse natin sa community yon kung sino man sa inyo yon. After 14 days, so meron tayong best programmer and bukod pa yung inyong certification. Hindi po, okay, si Aliza kawawa naman hindi makasunod. Pwede ko ba makita yung ano mo, cellphone, kung ano nangyayari? Pwede ba natin makita kung gaano siya kabagal?
Medyo nagkakaproblema lang tayo kay Eliza. Sige, di bale. Pag natapos yung, pag meron na silang ginagawa, babalikan kita. Ikaw yung aanuin ko, no? Poproceed lang natin, tapos babalikan kita agad. Para malaman natin kung paano natin ayusin yung sa cellphone mo. Okay. Oh, next, ano tayo? Next character mo na tayo. Kailangan kong balikan mamaya si Eliza para, ano, hindi siya mahuli at may turo ko pa rin sa kanya. Pero anyway, guys, we sabi ko nga, we are streaming live on YouTube. So, recorded naman to sa YouTube. Kung babalikan nyo, kung paulit-ulit, like and subscribe nyo lang yung YouTube channel natin sa Hyper Young Institute of Technology Inc. or HYIT Inc. para makita nyo dun yung ano, title nyo. Programming for Kids Batch 3 Series 1, ha? Para may balik-balikan kayo. Actually, may makikita na kayo dun ng mga tutorials ng medyo advanced. Okay, so, next tayo. Yung Y naman. Okay, guys. Etong mga sprite natin, meron tong mga kanya-kanyang codes, ha? For example, etong A, iba yung codes niya. Etong Y, oh, wala siyang codes, di ba? So, every time na maglalagay ka ng mga sprite, meron silang kanya-kanyang codes, no? Doon kayo maglalagay. So, huwag kayong mali nito later. Okay, so lalagyan ko naman ng codes yung Y ko, yung Y. Ganun ulit. Hindi ako mag-click ng flag. Ang gusto kong gamitin para makita nyo kung paano ginagamit kong isang when this sprite is click. Ayan. When this sprite is click, ang gagawin ko naman ay sa looks para makita nyo kung paano natin ginagamit yung mga codes dito sa looks. Na? Okay. So, for example, magpapalit tayo ng color. Change color tayo. So, nasan ang change color? Ito. Nasa baba. Hanapin nyo dun sa looks yung change color. Tapos, meron dyan effect to zero or change color, ha? Hindi set. Change color. Magpapalit yung kulay nyan ng effect. Sa 25 lang. Sige, wag na muna natin baguhin yung 25 mo. Mamaya, explore natin kung ano yung kulay. Change color. Ayan na, guys, may iba-iba kayo. May color, may fish eye, may whirl, may pixelate, no? Pwede nyo subukan yan isa-isa. So, color muna ako para mapakita ko sa inyo. Kapag clinic ko daw yung A, yung Y, magpapalit siya ng color effect by 25%. 25%. So, yung 25% ng color ng orange, pag clinic mo yan, magiging anong kulay yan? Green pero masakit sa mata. Anong tawag dyan? Kasi pinaghalong 25% nung orange at saka nung kulay na nakikita ninyo. So, pag clinic ko siya ulit, okay, 25% ng green, magda-dark lang siya. Okay, so 25% ng another color, ayan, iba yung kulay, o bago pa maging blue. No? So, kung papalitan nyo 35% or sabi natin 50% ng kulay, o let's see, pink, orange, green, blue. Okay, so 50% na kasi yon, di ba? So kung 25% lang, mas maraming kulay siyang ibibigay from lighter to darker color, darker to lighter color. Parang ganun. Di ba? So every time na i-click ko siya ay magpapalit siya ng kulay. Yan. Guys, eto, pwede niyo tong i-ano eh, i-forever actually. Diba? So, kung gusto niya na lagi siya nagpapalit, ilagay mo siya sa loob ng forever. Change color forever by 25%. Pero, this time, tanggalin natin to, ilagay natin yung when click. Yan. Diba? Para pag nag-play ka, ganyan yung magiging style niya. Pero, hindi magti-take effect yun dun sa H mo. Kasi, diba yung H mo, ang codes niyan, kapag clinic lang natin. Diba? So, yan. Clinic ko, tutunog to habang nagpo-forever na nag-a-animate yung Y ko. Okay, okay ba yon? So, pag gusto mo na forever gumalaw yan, yan ang gagawin mo. Ipapasok mo siya dun sa forever. Mag-change siya ng color effect by 25%. Lighter to darker. And when flag is click, mag-a-animate siya ng dire-diretso.
Ah, okay na? O, next tayo. Next character tayo. Okay. Yung next character natin, which is yung I. Sige, gawin natin dyan. Palakihin natin yung size naman, no? Doon pa rin tayo. Makikita natin yun sa looks. Change size. Yan. Okay. So, kunin natin yung change size by 10. Pag sinabi natin change size, o pakita ko muna sa inyo, i-click ko yan. Okay. Palaki ng palaki ng palaki ng palaki kapag pinipindot ko. Okay. Ha? Pero syempre, naka-positive kasi yan. Kung papaliitin mo siya, gagawin mong negative yung size. So, ibig sabihin, pag negative, paliit naman siya. Paliit, paliit, paliit. Ayan, by 10. Para bumalik dun sa original. Diba? Pwede ka kumuha ng dalawang change size by 10. Isang positive, isang negative. Para pag pinipindot ko yung positive, pangat siya. Pag pinipindot naman yung negative, bababa naman siya. Oh, Jesper, bakit ka nagsusulat? Ba't ka nagre-remote? Okay. Ayan. Ha? Okay, so paano natin ilalagay yan? No, para maging animation siya. O sige, dun tayo sa when green flag para forever na lang siya. Repeat natin na mga 15 times na lumaki siya ng positive size. So saan mo makikita yung repetition? Sabi ko nga, nandito pa rin yon sa loob ng events. Instead na forever ang gagamitin ko, gagawin ko muna siyang repeat. Ayan, repeat. Mag-repeat ka ng 15 times. Kapag sinabing 15 times, yung positive mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan yung laki. Mag-repeat ka ng negative, 15 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, kung ilang beses siya mag-repeat, yun yung count ng repetition natin. So, ipapasok ko yung positive dito sa repeat. Tapos, kukuha ulit ako ng another repeat. Nagagawin natin 15 times. Ilalagay ko naman doon yung negative. Yan. So, lagay natin siya dito sa when flag is click. And then, lagay natin to. Tignan natin kung ano mangyayari. Play. Ayan. O. Ngayon, para gusto mo mangyari na maging forever, etong loob ng repetitions na yan, ilagay mo sa loob ng forever. Nirepeat mo muna siya ng 15 times para lumaki, di ba? Sabi ko nga, yan, para lumaki at lumiit. Ipapasok mo siya ngayon dun sa forever, isusunod mo dito, para forever na siyang ganun. Okay. Yan. Okay. Ha? Para saan yun? Pag tinanong nyo, ma'am, bakit kami nag-refit ng 15 times? Pinakita ko kanina sa inyo, di ba? Nag-click ako ng 15 times para makita ko kung hanggang saan siya maglalaki, mag-zoom. Tapos nag-repeat din ako ng 15 times kung hanggang saan siya liliit. Okay. Kaya, yan yung magiging output mo. Ha? Yung repetition, repeat mo. Kasi ganito yan, guys, para mas maintindihan, no? Ipakita ko ulit. Ganito yan. From negative, pakain muna natin. Yan. From default, gusto mo siya lumaki. Pag isang beses na clinic mo tong change size by 10, lalaki siya ng isang beses lang. Diba? So, sabi ko nga, gusto ko siyang lumaki ng 15 times. Kaya nilagay ko siya sa repetition ng 15. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, kaya nilagyan ko ng value na 15 ko. Para hanggang dyan yung zooming niya, tapos hanggang dun din yung zoom out niya. So, ilalagay ko lang siya dyan, ilalagay ko to dito, idudugsong ko lang yan, tapos ipapasok sa loob ng forever. Para pag nag-play siya, hanggang dun yung zooming niya. Okay, stop muna natin. Balik muna natin siya dun sa size niya na original. Para hindi ganun kalaki. Okay. Stop and play.
eto meron lang tong gagawin kapag kiniklik na natin kasi nakalagay dyan, kapag clinic mo yung age, di ba? Tutunog. Eto, fin or ever na natin tong dalawang to. Okay, fin or ever na. Pag meron kayong gustong makita na codes, mag-chat lang kayo, ha? Or pwede kayong mag-unmute para marinig ko kayo. Thumbs up kapag okay na, ha? Tapos proceed tayo dun sa isang letter ko. Okay, okay na daw si Caballero. Okay na rin si George. Tsaka si Raymond. Okay. So, yung last natin na letter bago ako magpagawa sa inyo ng ano, lagyan natin ng codes yung last natin. Okay. Kanina pinakita ko sa inyo yung turn, di ba? So, gamitin natin yung turn ngayon. Turn. Okay. Turn 15 degrees. Saan ba natin makikita yun? Motion, turn 15 degrees pa kanan. Okay. Turn 15 degrees. Tapos, ang mangyayari, iikot siya. Okay. So, ang value, ang gagawin ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ganyan. 10 repetitions. Pero balik ko muna siya dun sa original niya. Yan. So, 10 beses ko siya i-re-repeat. Yan. So, sa events, kunin natin yung repetition mo na 10 times. Pasok mo ngayon yung 15 degrees mo. Okay. Sabi ko nga, di ba? Pwede natin siyang ilagay dun sa when green flag is clicked. Mag-repeat ka 10 times, pero gusto ko forever na. Diba? So, repeat 10 times, tapos i-forever natin siya. Ayan. Ngayon, medyo mabilis yung ikot niyan, for sure. Okay, stop ako and then play. Ayan yung magiging itsura niya. Kung gusto nyo medyo pabagalin yung ikot ng letter T nyo, pwede kayong maglagay ng weight. Yung wait, parang wait ka, bago ka umikot, mag-wait ka ng isang segundo. Yan. Wait 1 second bago ka, 1 second bago ka umikot. No? Meron kang konting wait. Check natin kung ano yung galaw. Ayan. So, kung gusto nyo pabagalin lang naman, no? Kung gusto nyo pabagalin, pwede nyo siyang, yan. Okay. Kapag lumaki yung letter I nyo ng sobra, pwede nyo balikan yun, guys. Tapos change nyo lang yung size niya para bumalik dun sa original. Yan. Diba? And then stop and then play. Yan.
Okay, stop. Pwede yan, ha? Pwedeng lagyan ng wait seconds, pwedeng wala naman kung gusto mo na mabilis yung ikot. Yan. Okay. Ngayon, guys, ang problem na ibibigay ko, gusto ko lagyan ng mga toldo itong mga sprite ko. Now, for example, bilog. Bilog lang. Mga tuldok ba? Pwede kang mag-draw ng tuldok, actually. No, gusto mo lagyan ng bilog yan. Or, marami naman tayo sa sprite na ball. O, tingnan nyo. Or, circle. Ano bang meron dyan? O, ball. Pwede. Pero, ang sabi ko nga, tuldok yung ilalagay mo eh. So, kung maglalagay ka ng tuldok, mag-draw ka ng sarili mong sprite na bilog. Na? Yan. So, pag magdodraw ka ng sprite, dito ka lang pupunta. Sprite, tapos paint. Pwede ka gumawa ng sarili mong sprite, no? Later on, gagawa talaga tayo ng sarili nating character. So, kahit stickman man yan, no? So, magkikreate muna ako ng circle, tapos pili na lang ako ng ibang kulay, kung anong kulay yung pwede kong ispi, ano sa kanya. Yun, pili tayong kulay. Darker, yan. Darker, more. Yan. Tapos, huwag ko nalagyan ng outline. Draw ako. Ay, pangit. Lagyan natin ng outline. Black. Yan. Yan. So, ito na yung isang sprite ko. Pwede mo siyang liitan kung gusto mo. Ha? Ito yung move. Kung masyado kang nalakihan, tuldok lang kasi yung kailangan mo. Ayan, i-arrange mo. Ayan. Pwede yun, guys. No? Pwede ka gumawa ng sarili mong sprite. Ayan na, lumalabas na sprite 1. No? So, kasama na siya dun. Ngayon, itong sprite 1 ko na to, guys, ang gusto kong gawin nyo rito ay mag-random position. Lumipat-lipat kung saan-saan. Sige nga, try nyo nga sa inyo. Ako, gagawin ko tong random position na lilipat-lipat kung saan-saan. Yung sa inyo, gusto ko yung letter nyo. Kasi kung masyadong madami yung letter nyo, pwede kayong gumawa ng sarili nyong animation based dito sa mga pinakita ko sa inyo. No? Pwede kayong gumamit ng glide, yung kaninang ginamit natin. Pwede kayong mag-turn. Ayan, nag-change tayo ng size, nag-change tayo ng color, and meron tayong sounds. Sige. So, gusto ko, bago matapos yung klase natin, gusto ko makagawa kayo ng sarili nyong animation. Pwede kayong mag-change ng, ano, ng backdrop kung gusto nyo. No? Gawa kayo ng isang letter dyan na kayo mismo ang gumawa ng animation. Pwede nyo pagsamasamahin yung mga pinakita ko sa inyo. And then, screen sharing tayo mamaya. Mamaya ako nalalagyan ng codes yung, ano ko, yung tuldok. No, kasi, syempre, para hintayin ko muna na kayo yung gumawa ng codes nyo. Duplicate ko lang to, guys. Paano mag-duplicate? Ayan, no? Right click, duplicate. O, ibig sabihin, lalagyan ko kasi to since abbreviation siya, maraming tuldok. Tapos, duplicate ulit ako. Ayan, mga sarili kong sprite na ginawa. Ayan, may tuldok din siya dyan. Okay. Tapos, balikan ko na si Alisa. Alisa, kamusta ka dyan? Tingnan natin yung cellphone. Pwede ka ba mag-screen share? Stop ako ah. Stop ako ng sharing ko. Tapos, pwede kayo mag-screen share. Pa-screen share nga ako, ano, tawag dito, Alisa. Para lang ka mag-screen share, may nakalagay dyan na share screen para makita ko yung ano. Oh, ang ganda na nung kay ano, kay Caballero. Pero yung letter N mo, wala pa. Lagyan mo na ng animation yan. Pwede mo gamitin yung glide kanina na ginamit natin. Kung pumunta sa taas, sa baba, di ba, lagyan mo ng value. Ayan. O sige, Alisa.
Yan. Sige, punta ka dun sa scratch para makita ko kung gano'n siya kaano. Kabagal. Sige, tuloy mo lang yung screen share mo, ano, Alisa. Para makita natin yung nagiging problema ng cellphone mo. Yan. Sige, punta ka dun sa browser. Sa... Yan. Sa scratch.pip.edu. Yan. Wi-Fi ba yung gamit mo? Mag-unmute ka na lang ha para ano nakakasagot ka. Wi-Fi ba yan? Walang lumalabas sa kanya. Try mo nga ulit mag-type dyan sa Google Chrome mo. Yan, dyan. Ibig sabihin, hindi kinakaya ng imposible ito. Ah. Bakit kaya? Walang lumalabas sa kanya. Wi-Fi ba yung gamit mo? Meron kang ibang browser bukod dyan sa Google Chrome? Dapat i-download mo. Yan. Sige, next. Yes, I'm in. Yan, sige. Try mo dyan scratch.mit. Tingnan natin kung ganun pa rin. Yan, check natin dyan. Yan, okay. Wait lang. Hayaan mo muna siya na mag-load. Sige, try mo nga yung start creating mo. Yan. So, wait mo lang mag-load, ha? Kasi medyo mabagal talaga siya pagka-cellphone. Tapos, hanggang matapos yung kulay blue dun sa taas. Wait lang natin. Kung ano mangyayari dun sa loading project niya. Oo nga, no? Oo nga, medyo mabagal dun sa kanya. Yung browser ng Chrome. Ilan dito ang naka-cellphone pero okay naman? Sibog naka, ano ka? Cellphone ka, Lance? Okay naman dyan sa'yo. Okay din kay George. Oo nga, baka sa browser nga ni Alisa, kailangan maiayos yung ano niya, browser.
try natin mag ano. Try mo mag download ng ibang browser. Lakas ng kulog ah. Baka sa browser mo. Okay na kayo? Sige nga. Sinong gusto mag-share screen para makita ko yung mga gawa ninyo? Tingnan natin yung kay Ernesto. Oh, medyo okay ito ah. Sige, try mag-share screen ng iba para makita natin. Kung ilan ang animation na nagawa ninyo. Kasi sa akin, apat lang yung letter ko eh. Diba? Tingnan natin yung iba. Yan. Si Caballero, okay na din. Ayun, nagamit niya na yung random position. Okay, very good. Ma'am. Yes. Si Paul Raymond po, magkasama kami. Ah, kaya pala. Kaya pala sabi ko na. Kaya pala pareho kayo na nakagawa. Ayan, random position. Ayos na tayo. O, ito kay George. Nasa ka na, George? Play mo yan para makita natin. Yan, maraming letters si George eh. Tingnan natin kung
ilan ang animation na nagamit niya. Okay nito, pinagsama-sama niya yung ano, 10 degrees and 'yan, okay na, sino pa mag-share ng screen? Pwede na kayo multiple sharing. Tapos dagdagan natin yung topic natin. Mukhang mabibilis kayo eh. Si Alisa na lang ang medyo nang problema dun sa ating ano. Kasi medyo mabagal sa browser niya yung labas ni Scratch. Okay. Wala bang gagamit dyan sa inyo ng ano? Wind mouse, di ba yung kanina? Yung isang character, for example, itong bilog. Di ba, instead na random position, pwede mo po siya gamitan ng ano, ng mouse pointer. Diba, kung marami kayong character, pwede niya gamitan lahat ng example natin kanina. Kasi after ng basic animation natin ito ng name, pupunta na tayo doon sa pag-animate. Babalik tayo doon sa ating cut. Palalakarin na natin yon para yung mga susunod natin ay stories na, animation na ng story. Okay. O sige, thumbs up kung sino yung ano. Ah, ganito guys pala. Sige, share screen muna ako. Yan. Kung gusto niyo na ma-save yung gawa niyo, pwede kayo magpunta dun sa, huwag niyo na alisin yung ito ha, huwag niyo na alisin yan. Copy na lang kayo ng panibago. Kunin niyo yung gawa kayo sa new browser, tapos scratch.mit.edu. Ang gawin niyo, para ma-save niyo yung unang animation niyo, mag-join na kayo sa community. Join kayo. Join. Yan. Tapos dito, ang hihingi niya sa'yo ay yung username mo. Para ka lang din sa email, di ba? May username. Gawa ka ng password mo and then next ka. Kasi ako meron na eh. So sabi niya, don't use your real name. Pwede naman kasing username lang. Kasi mamaya hihingi niya sa'yo yon, no? So username lang, create ng password, tapos next. Para mamaya masave niyo na yan. So for example, ako kasi meron na. Instead na magjo-join ako, magla-login lang ako, sign in lang ako. Sign in, tapos ito yung ginamit kong sample. Tapos sign in. And then, pwede mo na ngayon i-save yung gawa mo dito. Isa-sign in mo lang din to. Gawa ka muna ng account. No? Para nakasave na lang siya.
Pwede mo na i-sign in yun. Kapag naka-sign in na pa, thumbs up ako ha. Sign in muna kayo. Tapos thumbs up ako para ma-save nyo yan. Kasi may, meron pa tayong oras. May 15 minutes pa tayo. Pwede pa tayo mag-isang topic. Thumbs up ha. Thumbs up kapag naka-sign in na. Okay. Ano, isang topic pa tayo? O may mga magsi-share pa sa inyo? Okay. Alisin ko na to ha. Proceed tayo. Kasi meron pa tayong 15 minutes. Ayan. So, naka-ano na ba? Naka-sign in na ba kayo? Nakapag-log in na kayo sa community para nasisave nyo yung mga gawa nyo? Thumbs up tayo ha. Thumbs up pagka okay na.
para makaisang topic pa tayo. Okay na. Deleting ko yun sa akin. Hindi ako magsisave. Delete. Yan. Tapos, change lang ako ng backdrop. Hanap ako ng backdrop na mas maayos. Change ako ng backdrop ng sky blue na lang ako. Yan. Tapos, gamitin ko ulit yung default natin na scratch. Ito, yung cut. No? This time, tuturuan ko na kayo kung paano natin i-animate yung character natin. Walking na tayo ngayon, walking. So, dahil mabibilis kayo, no? Natapos na natin yung main animation and ngayon, walking na tayo. Okay. So, kanina pinasunod natin sa mouse pointer natin yan eh. Di ba? Yung character natin eh. Ngayon, gagamitin naman natin yung keyboard keys natin. Okay. Ah, sige. Pakita ko muna sa inyo yung move. Kung ano yung silbi ng move mo. Ano po ba yung move? Pinagkaiba dun sa glide. No? Yung glide kasi natin kanina, nagbabounce yun. Ngayon, for example, kung gusto mo lang magpalakad ng isang tao, palitan natin yung backdrop ko ng mas maganda para ma-appreciate niya yung walk niya. Ilagay natin siya sa... dito na lang. Ayan. Si Savannah. Okay. So for example, yung aking cat, ay gusto kong palakarin or gusto kong i-move, no? Pag sinabing move 10 steps, ito yung mangyayari sa kanya. Move 10 steps, magpo-forward siya. Okay? No, yun yung moving natin. Move 10 steps, magpo-forward siya. Okay. Ngayon, yung costume natin, ito, yung scratch mo, yung pusa mo, or yung even yung character mo, or yung sprite mo, isa lang tawag dyan, di ba? May costume yan. Lahat ng sprite natin, lahat ng character na gagamitin mo ay may kanya-kanyang costume. Pag sinabing costume, ito yung unang costume niya, ito yung pangalawang costume niya. So pag nakita mo yan, pag kinlik ko yan dalawang yan, ano nangyayari? Nagwo-walk yung pusa ko. Diba? Ibig sabihin, kung gusto natin palakarin ang isang character natin, titingnan natin sa costume kung meron ba siyang galaw na lumalakad siya. For example, kuha ako ng isang sprite muna. Balik ako sa code. Oh, punta ako sa sprite. Tapos, ito, si Avery, naglalakad din yan, di ba? So, pwede mo siyang gamitin as walking. Yung isang Avery, hindi yan naglalakad. Nakikipag-usap lang yan. So, meaning to say, kung animation yung gagamitin niya story, pipili ka kung ano yung nababagay na character sa story na gagawin mo. Diba? Okay. So, for example, kung mahilig ka naman, ano yung itsura ng bat mo? Ayan, lumilipad. No? Yan yung mga character na pwede mong gamitin. Balerina nagsasayaw. O, ayan yung balerina. Yan yung mga costume na meron siya. So, right now, yung ating pusa ay naglalakad. Meron siya. Ayan. Pag pinalitan ko yung dalawang costume na yan at pinagsama ko, mag-walk yung aking pusa. Okay, balik tayo sa code. O, ganda yan, guys. Pag yung costume mo, sinet mo dito sa isa, yan ang magiging itsura niya dyan. Diba? So, dun muna tayo sa costume number 1 niya. Okay. Yan. So, move 10 steps, sabi ko nga, magpo-forward. Diba? So, hindi siya nagmumukhang naglalakad kasi nag-i-slide. Parang sliding lang yung nangyayari. Diba? Okay. Ang kailangan ay pagmukain natin na nag-walk. Okay. So, kunin ko itong move 10 steps na to. Tapos, lagyan natin siya ng mga weight. Kasi kung hindi tayo mag-weight, ang bilis niyan. So, subukan natin. Sige.
So, kunin ko itong move 10 steps, tapos mag-next costume tayo agad. Next costume. Kunin nyo yung next costume nyo. Isunod nyo dyan. Move 10 steps, tapos mag-next costume ka. Tingnan ko kung ano mangyayari. Click mo yan. O, yan. Habang nakiklik ka, yan yung itsura niya. Wa. Pag giniklik ko to, yan yung mangyayari. So, sabi nga, para maging forever yan, anong ginagawa natin? Nilalagay natin sa loob ng forever. O, sige, let's see kung ano mangyayari. Pag nilagay natin sa loob ng forever. Lagay ko sa loob ng forever, tapos lagay natin yung when flag is click. O, eto na yung sinasabi ko, na kapag niklik natin to, pag hindi mo napigilan yung pusa mo, malamang mawawala yan. Okay. Stop play. Off, ang bilis. O, inawat ko ng mouse ko lang ha. Naka-play pa rin yan. Ang bilis niya eh. Okay. Off, sobrang bilis. Tumatakbo, nawala na. Okay. Off. Ngayon, pag nawala yung pusa nyo, o yung sinasabi ko ha, kapag hindi tayo gumamit ng weight, hindi naglalakad yung pusa natin. Kung hindi, tumatakbo. Eh, ano ba sabi ko? Walk. Di ba? Hindi run. Kasi ang ginawa niya ay run. Okay. So, gawin natin siyang walk. Paano mo siya gagawin walk? Lagyan mo siya ng weight bago magpalit ng costume. So, sa forever, naglagay ka ng move 10 steps, nagpalit siya ng next costume. Pero bago siya magpalit ng next costume, dapat mag-wait ka muna ng 1 second para hindi siya tumatakbo. Naglalakad lang. Yan. Stop. Play. Oh, sobrang bagal niyan, di ba? So, ang gagawin natin, pag sobrang bagal, gawin mong 0.1. 0.1 lang, hindi 1. 0.1. Kasi kanina 1. So, gawin natin 0.1 para hindi ganun kabagal naman. Play tayo ulit. Ayan na. Okay. Nag-walk na siya ng mas maayos. Okay, pa-simple walk lang muna tayo, ha? Okay. Ngayon, ang gusto kong mangyari, sabi ko nga, paganahin natin yung keys natin sa keyboard, di ba? So, instead na when flag is clicked, ang gagamitin natin ay when, ito, nakikita niyo ito, yan ang ilalagay natin. When, pero hindi space. When right arrow. Yan, when right arrow. Ibig sabihin ng right arrow, yung right arrow ng keyboard mo. Di ba may arrow ka dyan, up and down, left and right? O, yun. When right arrow, key press. Pag prenes mo yung right arrow, maglalakad yung pusa mo. Pag prenes mo naman yung space, ang gawin natin, patigilin mo lahat. Patigilin mo siya. So, stop all. Andyan yun. When right arrow, key press, pupunta siya sa kanan, maglalakad siya pa kanan. Pag nagpindot naman ako ng space bar, siya ay mag-stop. Stop all. Okay. Yan yun ha. Stop all. Tigil. Okay. Pindot ako ng right arrow. Pindot ako ng space. Titigil na siya. So, hindi, wala akong kailangan gawin dito. Ang mag-start ay yung aking keyboard. Right and then space. O, balik ko lang muna siya dito ha, sa position niya. Tapos, press ako ng arrow pa kanan. Maglalakad siya. Press ako ng space bar. Titigil siya. Okay, sige. Let's do the basic walking animation.
Okay na, guys? Okay na? Thumbs up? Pag-press ng right arrow then space, tigil. Space ng right arrow, space, tigil. Kapag nagawa na, thumbs up, tapos that will be the last topic for today. And next meeting, ang gagawin natin ay palakarin ito ng left and right. And then magagawa na tayo ng story natin. The first animation story natin. Okay? Okay, patams up ako dun sa iba. Kung meron ko sa mag-share screen, stop ako ng sharing, pa-share screen ako sa inyo. Okay, we are accommodating multiple sharing screen today. No, para makita natin lahat yung mga ginawa nyo. Lahat kayo pwede mag-share screen. Multiple share screen tayo. Share screen ako sa lahat para kahit pa paano may documentation tayo na may nagawa kayo. Bakit hindi umaalis ng posisyon niyan, ano? George? Kasi naka-point ano ka. Naka-point. Masyado yata matagal yung ano mo, wait. No, pwedeng 0.1 lang yun para medyo mabilis. Oh, who else? Walang ibang gustong mag-share screen? Ayun, yung kay Caballero. Ayun, okay. Very good ah. Perfect tayo dito ah. Okay, Paul Raymond. Share screen. Okay. Paul, pwede ba makita yun sa'yo? Yung kay Paul Raymond po kasi kami dalawa po gumagawa. Ah, okay. Sa isang ano, computer na lang. Okay, hindi na siya nag-cellphone. Ah, sige. Kaya pala madaya kayo dyan ha. Dalawang utak pala yan ha. Ah, sige. So next meeting, medyo mas mahirap tayo ng konti kasi meron na tayong logical operation. No? Kahit pa paano, magkakaroon na tayo ng critical. Mas may critical thinking kasi palalakarin na natin ang kaliwat-kanan, gagalaw na siya through keyboard.
kanina sa boss. And then gagawa tayo ng simple game natin, which is yung simple platform games natin. Next Thursday. Okay, so I hope to see you all guys on next Thursday. So that's it for now. And hope to see you again next series. So kung gusto niyo balikan yung ating tutorial, meron tayo live sa YouTube later, no? Naka-save naman yun, naka-live stream, so automatic save. Okay, so palakpakan muna natin lahat. Okay, bago tayo umalis, pwede bang mag-video lahat? Para lang sa, ano, sa class picture? Sabi. Pa-open ba lang ang camera nyo? Yan ako na to. Ano sabi sa'yo? Open lang tayo ng camera. Hindi na ako na kayo. Tapos, mag-open. Okay. Alaysa, try mo mag-download ng ibang ano ha, browser para maayos natin. Tapos pwede mo panoorin ulit yung ating mga tutorial. Pag may tanong ka, mag-message ka lang dun sa page natin. Okay? Sige. Paano ko pa-open ako guys ng ano, si Jesper? Okay, smile ha. Smile tayong lahat kasi hindi nyo alam kung nasan kayong slide. Okay. One, two, smile. Okay, one more. Sana lang. Meron kasi nakapigil. Okay, gusto mo nito kayo. Smile. One, two, ready, and smile. See you next Thursday. See you. Bye. Bye po. Bye. 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 Bye.